sa kabila po. So, ayan na. So, iikot na lang ako. July 11 ang releasing. So, July ngayon, 11. So, punta ako at kuhanin ko yung NBI clearance ko. Aking building na to. Dito ito sa isang mall dito sa Cavite. Tatanong muna kung paano ang pagkuha ng releasing. Saan ko ipipresent? Kanin ko muna ito para sa aking releasing. Ako sa releasing. Ayan, hindi ko po nakuha ang aking sa releasing ng aking NBI. So, kailangan ko pumunta sa main office sa Taft Avenue kasi may kapangalan ako doon. May kapangalan ata ako. So, ayan. So, sige. Ayan, uuwi muna ako at hindi ko nakuha ang aking NBI kasi may kapangalan daw. Yung sa single ko, wala naman. Doon daw sa married ko, may kapangalan ako. Ah, parang may kaso ata. Ang bihira naman. Ay. So, pupunta pa ako ng Taft sa Manila. Taft Avenue. Balik na naman ako doon for para makakuha ako ng aking NBI. Meron pa yata akong doon. Interview. Agoy. Diyos na yun. Pinagpapawisan na naman ako. So, ganito talaga ang buhay. So, ayan. Uwian na. Ito lang yung masaklap pag may kapangalan kasi hindi ay. Ay, first time nangyari. Bang na ako dito ng bus. Sobrang init. Sige na po. Salamat po. Okay, hanggang dito na lang. At sasakay ako ng bus na punta sa dito po ako ngayon sa quality control ng NBI para kasi kasunod isa kong NBI kasi na-hit. So waiting ko ako sa aking number, nasa 71 ngayon ay nasa 74 ako. So matatapos din to, maraming pagod, marami sobra. Yan, 72 na. Sayang, nakuha ko na din ang aking nakuha ko na. So, nakuha ko na ang aking NBI clearance. Hello po at magandang buhay po sa ating lahat. Ayan, this is Lori Ternay Vlog. Mag-share lang po ako about din sa pagkuha ng NBI na mayroong mga hit. So, ito lang po ang mai-share ko according dun sa, base dun sa aking experience sa may mga mga may hit or kapareho ng pangalan, lalo yung pangalan mo ay medyo sikat.
yung very common na mga pangalan. So maano talaga, malapit talaga yan sa mga ganun. Yung may kapangalan kasi NBI. So, ganito. So, sa ngayon ay nakuha ko na ang aking NBI. So, ito. Ayan. Ayan na po. So, yun po ang aking naranasan ay kung kayo ay may mga hit, madali lang po, pwede kayong pumunta dun sa top top avenue sa may main ng NBI at pumunta kayo dun sa 4th floor at sa releasing dun yun nakuhanin ang inyong releasing, or else kung may releasing kayo na may kapareho kayong pangalan o binigyan na kayo ng form, pwede niyong fill upan yan, or doon na, punta kayo sa top. Doon sa may, ano, kasi ako, hindi nila binigay dito sa akin dito, diba? Hindi nila binigay. So, sa top ako pumunta. Nagdala na po ako ng ID na 2 valid ID, at ipaserox ninyo na po yung inyong 2 valid ID, 2 copies of valid ID. Dalawang ID, i-back to back nyo yun, ipa-xerox, photocopy nyo, at yun, dali nyo dun. At kukuha kayo dun sa may quality control ng form. Maglista kayo at kumuha kayo ng number at bigyan kayo ng form. So, i-staple nyo lang po yun at fill upan nyo yung form. Ayun. So, ay form nga ba? Hindi ko na maalala kung may form, parang number lang yung walang form. Number lang yung binigay sa inyo. Halimbawa, punta kayo, hingi kayo ng number, tapos sa pila, so, di ando na yung Xerox copy nyo na ID. So, yun lang. Tawagin kayo sa number nyo. At kung anong window kayo, doon kayo uupo, i-interviewin kayo. Sandali lang naman. Excuse me, ang pagtanong sa akin ganito. Ikaw ba si ganitong pangalan, ganito? Yes po. Anong birthday mo? Sabi ko, ganito ang birthday ko. Tapos anong, saan ka nakatira? So sinabi ko kung saan ako nakatira, at saka sabi niya, saan ka pinanganak? Sabi ko, sa Balod Masbate, yun nga. Tapos sabi niya, nakarating ka na ba sa ganitong lugar? Sabi ko, no, hindi po familiar sa akin yan, kasi hindi naman ako umaalis ng bahay. Diyan, bihira lang ang pumunta kung saan, kaya hindi ko kabisado yung mga lugar dito sa Cavite. Kasi sabi niya, may kapangalan ka, at ito ay stop. Wow, sabi ko, agent pala yon, agent ng mga, alam mo yung mga, siguro mga, ano, ng mga papuntang ibang bansa, agency. So, agent sila. So, ano, pwede kang, binigay ko yung ID ko na Xerox, andoon naman na. So, binigyan niya ako ng form na yon, di ba? Bibigyan tayo ng form na sa katunayan, ilagay yung ating full name, address kung saan tayo ngayon nakatira, at birthday, at ano, sa baba meron dong ano, ilalagay sila na yung affidavit, may ano yun, yung tinatawag na affidavit of denial, kasi hindi naman talaga tayo, wala na, hindi naman kapareho lang natin. So yun, affidavit of denial, tapos may ilalagay sila sa baba na may susulat sila. Depende po sa ano kung palalagyan. Ang iba hindi na. Pero ang sa akin, pinalagyan sa akin na ID ko, di ba andun, ang sinabi ni note dun sa baba, nagsabi ako na I never use my marriage name. I never use my the name of my marriage. From the start, I use my single name
until now. So wala po akong ginamit na hindi ko ginamit yung married name ko. Kaya single talaga ako. So siyempre sa pagkuha ng NBI, lalo na kung for travel or pupunta kayo ng ibang bansa, punta kayo ng Canada or Europe or Australia or US. So kailangan kasi yan diyan may yung sa married. Ilalagay niyo kung anak ka. So ilalagay mo ang name ng ex-husband mo. So doon ako nahihit. So sinabi ko naman na never kong ginamit yung apelyido ng husband ko, ex-husband ko, at ang ginamit ko until now is single. So, yun. At pipirmahan ko sa baba yun. Pagkatapos nun, tapos na, sabi ko. Sabi niya, you can sign it and i-anuhan mo, lagyan mo ng signature. And then, balik ka doon sa kung saan ka kumuha ng number para mag-thumb mark ka. Pagkatapos i-thumb mark, ay pasusumpain ka doon na sa katunayan, nagsasabi ka ng totoo at ganyan. Kasi, affidavit of denial. Ayan. So, manonong pa ka talaga. Pagkatapos noon, bibigyan ka nila ng papel papunta doon sa yung releasing na siya. Doon ka na sa releasing. Pag nag-submit mo yun sa releasing, automatically, wala na. Ayan, makukuha mo na agad ang iyong NBI clearance. Diba? Ang bilis. Huwag po kayong matakot kasi kung wala naman talaga kayong kaso, huwag kayong matakot. Madali lang po. So, ayan po, ay base sa aking experience, isi-share ko lang po ito para magkaroon kayo ng kung kayo may mga kaso, pupuntahan nyo talaga, puntahan nyo yung kaso nyo at ayusin talaga bago kayo mabigyan ng clearance. Yun lang po at salamat po sa inyong panonood. This is Lori Tarnaya Vlog. Sana'y makabigay ito sa inyo ng makapag-share man lang ako ayan sa mga na-hit ang pangalan. Ayan. Thank you so much and bye-bye!